Hello guys, welcome to my channel. This is Abid All Around Mommy. And in this video guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang laman ng bag ko kapag ka ako ay lumalabas in this time of the pandemic. Ayan. So kung napanood nyo guys yung last uploaded video ko, yun ay yung lumabas kami together with my sister-in-law and my brother-in-law, you know, to buy some supplies sa bahay at saka bumili na rin ibang mga gamit at magpagawa na rin ako ano-ano sa mga cellphones. Ayan. So ano ba ang laman ng bag ko? Kasi diba guys, aminin nyo na, yung laman ng bag ninyo prior pandemic ay iba compared sa laman ng bag nyo pag ngayong pandemic na. May mga ibang tao pa rin kasi na natatakot silang lumabas dahil hindi nila alam kung ano ba yung mga dapat nilang dalhin o ilagay sa mga bags nila ngayong panahon ng pandemic ng COVID-19. So ngayon guys, bibigyan ko lang naman kayo ng konting idea kung ano ba dapat ang laman ng inyong mga bags. Okay? Pero first of all, gusto ko muna ipakilala sa inyo ang aking bag. Ayan. Actually, this is an old bag. Bigay siya sa akin ng sister-in-law ko. Hello, Jules, and thank you for this bag again. Ayan. Ayan. This is a bag from Folded and Hung. Folded and Hung. Very matibay siya. At saka kasi ngayon, mas comfortable akong gumagamit ng mga sling bag kaysa sa mga handbag o kaya shoulder bag o kaya backpacks. Kasi ito, feeling ko hindi siya madaling mahablot. Wala na nga akong pera, diba? Tapos mahahablotan pa ako. Kawawa na. Anyways guys, let's proceed na sa kung ano ba ang laman ng aking bag. Okay guys, first of all, syempre wag na wag natin kakalimutan ng ating mga mahiwagang wallet, ang ating, oops, dumilim, ang ating wallet na maswerte kahit na hindi ito Seiko wallet. Ayan. So, ano ba ang laman ng wallet ko na to? Siyempre guys, kailangan bago kayo umalis, i-double check nyo guys kung sapat ba yung pera ninyo, nakakailangan ninyo. Di ba may estimate nyo naman kung magkano yung mga igogrocery nyo, or magkano yung mga bills to pay nyo, kung yun ang inyong goal, kaya kayo lalabas, or siguro kung magpapagawa kayo ng silang cellphone, ganyan. So, make sure na may laman na sapat na cash yung pera ninyo. Pero guys, kung ang gagamitin nyo naman ay debit card or credit card, also make sure guys na meron kayong sufficient funds o laman doon sa ATM card ninyo at sa credit card ninyo. Kasi guys, diba, nakakapanghinayang naman, lalabas kayo, tapos yun pala, kulang yung pondo ninyo or kulang yung cash na dala ninyo, mababaliwala yung paglabas ninyo. So, sayang din yung effort ninyo. Eh, ngayong panahon ng pandemic natin, isang labasan lang tayo dapat, diba? So, yun. Ano pa ba yung laman ng wallet ko? Wait ha, titingnan ko. So, andito yung cash ko, tsaka yung yung debit card ko rin nandito na naubos ko na ata nung nagpunta kami sa SM. Okay. So, ano pa bang laman? Ito guys, pala, importante rin. Kung meron kayong mga membership cards, such as kagaya ko, meron akong mom card. Ayan, meron akong mom card. Meron akong RNB card. Meron akong, ay shucks, meron akong bench card, tapos meron din akong 7-Eleven card. Itong mga to guys, kasi helpful din sila, kasi diba guys, kapag ginagamit nyo to tapos nagkaka-points kayo, pwede nyo siyang i-redeem na items din, o pagkain din, o kaya pwede nyo siyang i-convert into cash. Okay, meron akong Shakey's card, imposibleng mawalan ako nun, pero baka nasa asawa ko, hindi ko makita dito eh. So anyway yun, huwag nyo kakalimutan yung mga ganito nyo, and use it as often as you can kapag lumalabas kayo. Okay. Also guys, importante rin na kung meron kayong mga discount coupon o kaya mga gift vouchers or kung ano-ano pa dyan, mga Sodexo, di ba? Dalhin nyo, kagaya ko guys, meron akong Charan Shakey's 150 gift vouchers. So March 31, 2021 pa naman ito mag-e-end. Medyo marami-rami kasi nung nag-promo sila noon, ayan, humakot ako ng mga vouchers. So, makakatulong din to. Kasi pag nagutom kayo, pero Mondays to Fridays lang to eh. So, pag nagutom kayo guys, tapos kailangan nyo kumain, ang pinakamalapit na lang Shakey's, at least meron kayo 150 off, ba? Diba? So, kung meron pa kayong ibang mga vouchers or coupons, dalhin nyo at gamitin nyo na rin para makatipid kayo. Okay, ano pa ba ang laman ng aking wallet? O, syempre, meron ako ditong merong quarantine pass. May quarantine pass ako dyan. Pero hindi naman nagaanong kailangan ngayon. Tapos, meron din ako guys, ito importante ito. Kasi yung pinsan ko, si Atila, hello, sabi niya nung high school ako, it is important to always bring an identification card with me kapag lumalabas ako. Which makes a lot of sense. Kasi sabi niya, kasi pag may emergency, dapat alam nila kung saan kanila makikita or mahahanap yung mga kamag-anak mo. Ayan. So, hindi naman natin sinasabing lagi may mangyayari, no? Pero, magagamit din talaga natin yon, yung identification card na yon.
Okay. So ang dala kong identification card parate ay itong ano, pag-ibig ko, pag-ibig loyalty card. Tignan nyo. Oh, fresh. Pag-ibig card at saka yung Unified Multipurpose ID. Kasi yung Unified Multipurpose sa ID ko, guys, andun yung address ko. Pero Pangasinan address pa yun. So, eto siya. Teka lang. Tatakpan ko yung mga details, syempre. Tcharan! O, diba kung ano yung kina-fresh ko sa pag-ibig? Yun ang kina-haggard ko dito. Kasi nagpa-picture ako ng may sipon pa ako dito at nilalagnat. Kamusta naman yun? So, ano ba bang laman ng bag ko? Ito guys, andito yung mga listahan ko. Yun, importante din to ha. Share ko din sa inyo. Bago kayo lumabas ng bahay nyo, ilistan nyo na kung ano ba yung mga dapat nyong bilhin o kung saan ba kayo mga pupunta. For example, ako, ito, sinasabi ko, grocery, tapos number 2, tempered glass, number 3, department store. Kasi, para hindi ako ma-disorient pagdating ko doon. May ganun kasi ako minsan na ugali na di-disorient ako. Tapos, ayan, nakalagay na dito kung ano yung mga bibiling ko sa grocery, kung ano yung mga bibiling ko sa department store, o kung saan-saan pa. Para, guys, mas mabilis kayong makakakilos kapag kaganon. And then, meron din ako sa bag ko na churan, ballpen. Ito ang pinaka-favorite ballpen ko. Ayan, ano siya, dong, ay, ayan. Ano siya, Dong A Ion RT 0.5. Ang ganda nito guys, siya kahit mabagsak-bagsak lang siya, hindi siya nawawalan ng ink. O mawalan man, scribble-scribble nila, magkakaroon pa rin. So yun, guys, wallet. Huwag natin kakalimutan yung wallet natin. At yung mga sinabi ko kung ano yung laman ng mga wallet natin. Tinaban. At saka pahabol sa ballpen. Ngayon ko lang naalala. Kasi diba guys, minsan kailangan yung may pirmahan, lalo na pag debit card or credit card yung gamit nyo, o kaya naman minsan may kailangan kayong i-fill out sa logbook ng guard ngayong mga panahon ng pandemic para hindi na kayo gagamit ng ballpen nila kasi marami nang gumagamit ng ballpen na yun, may sarili na kayong dala para iwas na rin kayo sa mga germs o viruses na papadya nyo makuha sa iba. Kaya magdala kayo ng sarili nyo ballpen. Item guys is charan, cellphone. O, diba ang ganda ng cellphone ko? O, binili ko yan sa Lazada nung sale. Ang social niya, para kahit wala akong pera, hindi halatang naghihirap. Ayan. Cellphone. Cellphone kasi, syempre guys, para makontakt natin yung mga kamag-anak natin. Kapag may emergency, o kaya naman, kapag mayroon tayong kailangang bilhin na nakalimutan natin yung bilhin, tatanong natin yung mga kamag-anak natin o yung mga asawa natin na, ano pa bang kailangan yung bilhin? Ano pa bang kailangan nating bilhin? Ganon, diba? So, kailangan din, guys, importante na pag lumalabas kayo, meron kayong load. Ayan. At saka, yung load nyo, i-register nyo na rin sa Anli Text o Anli Call. O, baby soft wipes, ayan. Kasi, syempre, minsan kinakailangan natin mag-wipe ng surfaces at saka pagka napupo tayo, guys. Diba? Kailangan natin to kasi kadiri pag wala. So, kailangan lang natin ng ganito. Yan! Ang susunod guys, itong pouch ko. Bigyan rin sa akin ng sister-in-law ko nung Pasko. Last Christmas, Star Wars. Ayan. So, ang laman lang nito guys ay we have yung blush on ko. Hindi ko naman na nagagamit. Lipstick, hindi ko na rin nagagamit guys. Kasi, syempre, nakalagi namang nakamask. Tapos, meron akong pinggol. Ano ba tawag dito? Pantali ng buhok sa Ilocano pinggol. Tapos, meron akong face powder. Ayan, hindi ko na rin nagagamit. More than a year na sa akin yan. Hindi ko naman na nagamit. And then, meron ako yung sa, ano lang, pagtanggal ng kilay. Kilay. Ayan, para lang medyo hindi siya gubat. Ayan, o, diba? Tapos, meron din ako, ito. From Young Living, I have cinnamint. Ayan, kasi, ito, may sugat yung labi ko eh. Kaya kailangan ko to at saka napakaganda niya. Very mabisa siyang moisturizer din. Tapos, meron lipstick ulit. Tapos, meron akong pang blush. Ayan. Mas maganda kasi yan kesa dun sa ginaganon. Tapos, ito guys, importante. Meron ako, ito akong gumawa nito, relief. Relief ang tinawag ko dito sa essential oil blend na to. Ano siya, lemon, lavender, and peppermint. Alam niyo ba kung saan ko nagagamit to? So, kapag stuffy yung nose ko, sinisinghot ko siya, kaya nilalagay ko sa jawline ko, tapos dito sa nose bridge ko, dito na rin, ayan, tapos dito na rin, tapos very effective siya, pati kapag ka medyo nasusuka-suka ako, ganyan, nahihilo-hilo, ito ang ginagamit ko. Basically, gamit ko rin siya kapag may kagat ako ng lamok, ginagamit ko rin to. So, this is my own testimony, ha, ayan. So, kung gusto nyo tuturuan ko kayong gumawa nito, mag-drop na lang kayo ng message sa comment box o kaya, i-PM nyo ako. PM is lucky. Ayan, ano pa bang laman? Okay.
na-expire na akong clamp. Although guys, pag lumalabas ako, naka-clamp na talaga ako. Pero nagdadala lang ako na extra clamp dito kasi I can't live without my clamp. Ang ganda ng clamp ko, diba? Sa Lazada ko to nabili. So, reviewin nyo yung Lazada items haul. Paano nyo ba i-big cash yun? H-A-U-L, haul. Haul. Ayan. Tignan nyo na lang doon sa Lazada items haul. Ayan. Okay, and then next, guys, ay meron ako syempre ng suklay. Kasi nga, ang nakikita na lang naman sa akin ay mata at buhok. At kung magulo pa, ewan ko na lang, diba? So, may suklay akong ganyan. Tapos, eto, meron din akong panyo. Bakit natin kailangan magdala ng panyo? Kasi, diba, sabi nga nila, bawal nating, kasi syempre kung ano na yung natatouch natin kapag lumalabas tayo. So, hindi natin pwedeng i-rub sa eyes natin, hindi natin pwedeng i-hawak sa face natin. Eh, paano kung kumati yung mga mata natin? O, didamputin na lang natin ito, malinis to, tapos, ayan, damput-damput, muta-muta. Ito. Meron din ako extra pang wallet, na merong family picture. Ito kasi yung favorite picture ko nung aapat pa lang kami. Wala pa si Mira dito eh. So, ito, wala naman siyang laman, guys. Mostly, nang nilalagay ko dito, yung mga small bills. Mga 20, 50s, ganyan. Tapos, coins. Ayan. So, parang picos back sa bangko. Ayan. So, meron ako nito. Tsaka, parang confused yung mga mandurukot, diba? Para mag-give out sila. Ang dami namang wallet. Ayoko na nga. Hindi ko alam kung anong kukunin ko doon. So, yan. Then, guys, meron akong hand sanitizer na Safeguard. Tapos meron din akong alcohol na pambata, Green Cross Gentle Protect na pambata. Tapos meron din ako, ito hindi pwedeng mawala sa akin, yung number one na pinakamabisan na dala ko ngayon ay ang aking Thieves Spray Only by Young Living. Okay, so alam niyo guys, kung kilala niyo ako, talagang Young Living girl ako. Okay, kasi sa kanila lang talaga ako may tiwala when it comes to mga non-toxic products. So ito guys, ini-spray ko siya sa mga cart, pwede na naman sa kamay ko, pero sa mga cart, sa mga items, ayan, para mawala yung mga gusto kong mawalang unwanted elements. Ayan, very effective siya. Ayan, kaya kung gusto nyo magkaroon ng ganito, approach nyo lang ako. Alam ko kung saan makakakuha yan. Okay? And then, also guys, meron din akong ito. Yung pampuna sa screen sa cellphone ko. Syempre, kailangan kasi yung cellphone ko hindi maduming tignan. Ganda nga ng housing, tapos ang dumi naman tignan. So, winawipe ko siya. Tsaka para pag nagsiselfie ako, maganda yung lens. Pangit lang ako, tapos di pa maganda yung kuha, diba? Paano naman yun? Ayan. Tapos guys, last but not the least dito sa aking mahiwagang bag ay, last na ba yun? O tama. Ah, hindi pa naman last, meron pa pala. Ay, itong mask. Okay. So, washable, dalawa, para kung may mga ilangan na isa. Washable naman to, guys. Ang gumawa nito si Ate Ami, yung aking friend, sis dito sa school. Ang ganda ng pagkakagawa niya. Kontakin niyo siya to order this. Pagka ginagamit ko to, guys, after ko lumabas, pagdating ko sa bahay, tinatapon ko na siya dun sa hamper namin, nilalabhan ko na. Tapos, kapag okay na siya, ilalagay ko na siya kagad sa bag ko para hindi ko laging nakakalimutan. So, last, guys, ito. Ayan. Meron ako laging dalang papers o kaya notebooks o kaya mga tickler ganyan kapag ka umaalis ako. Nakita nyo naman 'di ba kanina meron akong ball pen doon sa wallet ko. So ito naman guys, para lang hindi ko alam kasi even before nung old school pa, talagang meron na akong maliit na notebook sa bag ko always. Mahilig ako mag-notes o kaya hindi ko alam basta kung mainip ko di drawingan nyo, okay lang gawa kayo ng mga tula, 'di ba? Para hindi kayo mainip. Ayun, so yun lang naman ang laman ng mga bags ko. Sana ay nakatulong ako sa inyo, ba? Diba? Ayan, tuloy magbabalik pa ako ng gamit. Ayan, sana nakatulong ako sa inyo, guys, kung ano ang mga kailangan nyong ipack sa mga bags nyo ngayong panahon ng pandemic. So, kung meron kayong natutunan dito sa video na to, o palagay nyo ay natuwa kayo sa video na to, if you haven't subscribed to my channel, guys, please subscribe to my channel. It's Abby All Around Mommy. And pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko na may kinalaman sa ganito and so much more. And also, if you like this video, give my video a thumbs up. Ayan, huwag kayong madamot, ito thumbs up nyo lang naman, diba? So, ganon. And if you feel like kailangan to ng mga kaibigan nyo, please share my video para in our own little ways ay maging blessing din tayo sa ibang mga tao. So until my next video, bye!